Hi guys! Welcome back to our channel. And para po sa mga bago pa lang dito, my name is Marge. And kung mahilig din po kayo sa mga halaman or nagko-collect kayo ng mga halaman ngayon, please do consider subscribing. And syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang ating notification bell para lagi kayong na-update kapag nagpo-post ako ng mga bagong videos. So on this vlog guys, ang gagawin ko lang naman ngayon is ire-ready ko yung mga halaman sa bagyo. Kasi kagaya nga na naikwento ko sa inyo dun sa nakaraan nating vlog, merong dadating ngayong weekend, magkakaroon na naman ng storm. And ayoko nang maulit yung nangyari nung Lunes. Di ba nagka-hailstorm tayo kung saan nasira yung mga iba nating halaman. So, yun ang itatry natin i-avoid this time. And ayusin ko ng onti yung wheelbarrow pa. Kasi hindi ko pa siya nagagalaw dahil medyo nag-uulan nga ng konti. So, ayun. Yun lang naman ang gagawin natin. Magtimpla na rin kayo ng kape kung gusto niyo akong samahan. And please keep on watching. So ayun guys, nandito na yung ating wheelbarrow sa ilalim ng aming carport. Ayan, hindi naman to ginagamit para sa sasakyan dahil meron kaming garage. So ayan, tamang-tama lang na mailagay dito yung wheelbarrow. Kung makikita nyo, dyan merong shade cloth. So kung doon man galing yung, ano, yung hail, sakaling merong hail, hindi siya aabutin at nilagay ko siya sa gitna. So hindi rin siya aabutin kung dito naman sa magkabilang side man galing yung hail. So ayan, very safe. And ngayon titignan natin kung ano yung pwede nating magawa pa dito sa wheelbarrow. Kasi kailangan kong i-check to. Ayan, ito yung sinasabi kong part na hindi ako masyadong masaya. Kaya naman pala ay dahil may mga naputol na. Ayan o, may naputol na burrow's tail. So alisin natin yan. Ligay ko muna sa lupa. Naputol, ang daming naputol. At tignan nyo guys yung mga weeds. Hindi ako nakakapag ano lagi, hindi ako nakaka-catch up sa pagtanggal ng mga weeds dito sa wheelbarrow, pero wala lang silang reklamo, no. Makakaano din to, makaka-recover din to. Yung mga bagong tinanim natin, ayan. Mukhang okay naman sila. Ayan yung mga bago nating tinanim. And on this side, ayan, gusto ko lang ayusin tong burrow's tail. Alisin ko na siguro yung mapa. Tignan natin kung ayan, ilalaylay na lang natin. Baka maayos naman ang itsura pag ayan, may mga naputol. Sayang, 'di ba, guys? Gigil na gigil pa naman dito si ano, si Gina Maymay Pascual. Tama ba sis, Gina Maymay? Gina Mayyi yata. Hindi ko alam paano i-pronounce eh. Pero siya yung kaibigan ni Tess de la Cruz. Isa pa nating friend dyan na YouTuber. Ayan, maganda sana yung tubo dito ng mga ano natin guys, so Graptosedum bronze. And pero ayan, mukhang kailangan kong dagdagan to. Dadagdagan ko na lang tong burrow's tail para kumapal siya. Tapos ito, parang gusto kong tanggalin tong aloe black gem. So, bubunutin ko na to. Hindi rin to maselan, guys. Para siyang, minsan, ang kulay niya ay nagiging parang kulay brown, parang patay. Pero, hindi siya patay. Bumabalik talaga siya. Kaya siguro, aloe black gem kasi, parang nagiging black na siya sa bandang uli. Pero, buhay pa rin. Yan, alisin ko na to. Palitan natin ng maayos-ayos na itsura. Ayan. Guys, ngayon nahanap ako ng succulent na pwede natin ilagay dyan. Yung tinanggal kong aloe black gem, ililipat ko lang yan ng container. Kahit anong container guys, pwede nyo namang taniman. Basta may butas. So, kung ano yung available nating
pot. Doon natin siya ilalagay. Sa gardening siguro, ito ang pinaka mahirap gawin para sa akin. Yung magbunot ng weeds. Comment below kung kayo ay masipag magbunot ng weeds. Dahil ibig sabihin tayo ay magkaiba dahil ako ay tamad. And guys, sa tingin meron tayo ditong Howarthia limophilia. Ayan. Kasi yung mga ano ko, pag meron ako mga spares, tinutusok-tusok ko lang dito and nabubuhay na sila. Ayan. So magtatanong po ko anong kung anong soil ang ginamit ko dito. Yun lang po yung succulents and cactus specialty mix na nabibili ko sa Mitre 10. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung anong soil mix ang mas maganda. Pero basta well-draining yan, okay yan. Lagyan nyo lang ng maraming pumice stones. Ayan guys, yung mga may tama natin, oh. Mag-heal din yan. And syempre, tatanggalin ko to. Nakuwento ko to sa last vlog, di ba? Inaalis ko yung mga ganito guys para hindi na nagkakaroon ng tubo sa gitna. Kasi pag may tumutubo dyan, kung magiging flower, ganun, nasisira yung form ng rosette. So, lagi kong inaalis yung mga ganun. Depende naman yun sa inyo. Kung gusto nyong patubuin, patubuin nyo. Pero ako, personal preference ko lang yun na inaalis ko siya. So, ayan. So, lalagyan natin ang isa dyan na bago. Tapos, eto, dadagdagan naman natin to. So, eto guys, eto yung nakuha ko sa mga propagation natin. Kaya magandang nagpo-propagate guys kasi para pag gumagawa kayo ng mga projects at kailangan nyo ng halaman, meron kayong mabubunot agad, di ba? Ayan, medyo okay na ba? Digtagan pa natin ng konti. Ayan, maganda na ba? Dagdagan pa natin yung isang side naman. Okay guys, dito naman sa isang side, ilalagay natin tong jelly beans. Ayan, lagyan natin. Medyo payat siya, no? Medyo payat siya guys. Pero hopefully, tumaba din to dito sa loob ng ating wheelbarrow. Kala ko may uon guys. Alam niyo ako yung mahilig sa lupa na takot sa uon. Napapa-atras talaga ako pag nakakita ako ng mga uod o kaya bulate. I know it's strange. Very weird. Ayan, maganda na ba? Kukuha pa tayo ng panlagay na konti. Ito pala guys, natanggal din na burrow's tail dito sa wheelbarrow. Ibabalik natin pero sa ibang pwesto naman. So, ayan guys, ipapakita ko na sa inyo yung itsura ng wheelbarrow natin ngayon. Ayan, yung burrow's tail natin na nalaglag noon, dito ko nilagay. Tapos, nilagyan ko dyan ng jelly beans. Tapos, dito ko nasaan yung Fred Ives dati, nilagyan ko ng Black Knight at saka Echeveria Derex. Tapos, dito sa side na to, merong space kaya sinaksakan ko ng campfire. Tapos, doon yung millionaire na tinatawag nila. So, ayan sila ngayon. Naayos ko na din pala yung part doon na may burrow's tail. Nadagdagan natin yan. So, ayan. Very slowly, ipakita ko lang sa inyo yung itsura nila ngayon. Hindi na sila ganun ka-flawless.
'Di ba flawless 'to nung ano nung winter at saka nung bago mag-hailstorm. Ngayon hindi sila flawless pero magre-recover pa 'to, guys. Magre-recover pa siya. And nagagandahan naman ako sa itsura niya ngayon. Kahit ito, kahit may damage, hindi naman halata basta hindi mo tititigan. And I'm sure it will heal itself. Ayan. Etong Sidiveria Starburst, parang okay naman sila dyan. Pero pinag-iisipan ko din na pag meron akong magandang pwede ilagay dyan, baka lagyan ko pa, dagdagan ko ng ibang succulent dyan. Pero ayan, so far, ito yung nagawa na natin dito sa ating wheelbarrow. Ayan siya, guys. Please comment below if you like it. Kasi ako parang okay na ako. Maganda na siya. At least hindi na natin tinitignan na wasak yung gitna ng ating wheelbarrow, diba? Itutuloy na natin ngayon yung pagsisilong natin ng mga halaman. See, guys? Kasi pagka nagkaano dito, nagka-hailstorm, matatamaan niyan. Kaso lang sobrang bibigat ng malalaking pot na to, guys. Mga 3-4 na beses ng timbang ko yata ang ano niya, ang bigat niya. So yung mga kaya ko lang buhatin, yun lang ang mga itutulak ko papasok dun sa ating patio. Yung ano ko, yung soil ko, hindi ko pa natanggal. So ilalagay ko na yun sa loob and ayun. So guys, pumasok lang ako para magtimpla pa ulit ng kape dahil medyo malamig nga dito sa labas. Paglabas ko, eh medyo madilim na. Kamusta naman? Mukhang maagang dadating ang bagyo. And okay lang yan. Okay lang yan dahil ngayon ay prepared tayo. Kung makikita nyo ay nakaparada na ang ating wheelbarrow sa ilalim ng carport. So makakatulog ako na mahimbing mamaya. And ayun, iba lang talaga kasi parang na-trauma ako dun sa nangyari sa atin nung Monday. So, iba yung pakiramdam ngayon na alam na natin na safe sila, di ba? Matutulog tayo na safe sila kahit ano pa yung mangyari. And, ayun, mag-hello pala ako sa ating mga friends na sila Juliet Perez Lagman and sa sister niya si Jensid Perez Zelda. Hello sa inyo and also kay Gina Mayi Pascual, yung aking kachat kanina sa Facebook. Hey guys, meron pala tayong Instagram and Facebook. So gusto nyo kaming i-follow dyan, mag-like sa aming page. Ang links po niyan ay nasa ating description box. At ayun nga guys, dito na magtatapos ang ating vlog. Bago pa magsimula ang ulan, eh kailangan makapasok na ako ng loob ng bahay dahil hudyat na rin niya na malapit nang maglabasa ng mga lamok. So, ayun, please, if you like this video, give it a thumbs up. And syempre, huwag niyo kalimutang i-share sa mga kaibigan niyo na mahilig din sa halaman. Don't forget to subscribe and I'll see you next time. Bye!